Ayan, magandang araw mga kapatid, mga kalingap, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan, palakpakan po natin yung ating mga viewers, yung mga sumusuporta po sa ating reaction video. Ayan, maraming maraming salamat po mga kalingap, mga kapatid. So ngayong araw na ito mga kapatid, gagawa lang tayo ng maiksing reaction patungkol ito sa ano ngayon, napabalita, no? Kung inyong pumatandaan, marami nang gumawa ng reaction dito. Ngunit tinitingnan natin kung pwedeng ipakita yung picture, kaya lang mukhang bawal, no? Kasi ito yung tungkol kay Erica, no? Kasi mayroon pong mga kumakalat na picture ngayon na hindi maganda tingnan. At ito nga po, isa sa pinag-usapan nila ni Sir RP Max at ni Sir July, itong picture na ito, no? So ito pakinggan natin at pagkatapos nito, magbigay din tayo ng kunting opinion. At kayo din po mga kalingap, mga kapatid, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section sa baba, no? Kung ano po ang inyong opinion pagdating sa ganito. Ito, panoorin natin si Sir July at saka si Sir RP Max. Kung grupo rin sila, pag kung titingnan nyo po yung kanilang ano, yung mga post nila doon, parang kasiraan naman ni Erica madalas. Tapos nung minsan may ipinakita po sila na si Erica may katabing lalaki. Nung mga nakaraang panahon, magkatabi lang naman po. Tapos kahapon o nung isang araw may post na naman, parang dinidilaan na yung pisngi ni ano ni Erica nung lalaki. Ayun. Sir July, na panood ko rin, nakita ko din 'yan. Ang mukha doon kay Erica, pero yung lalaki hindi ko kilala, no? At yung iba nga doon, parang pinagbibintangan na si Edu daw, pero hindi naman eh. At ang sabi ng anong iba doon sa message, edited na raw yung picture. Mukhang mayroon lang talagang taong naninira, no, kay Erica. Dahil si Erica ngayon, kung inyo pong mapansin, ang dami pong tumutulong. Number one na dyan si Sir Jun A, na nagbigay ng malaking halaga para sa pabahay. At yung birthday pala ni Erica, ayon doon sa mga nagko-comment, yun pala ay tulong din ni Sir Jun A. Talagang pinaghandaan ng husto. Kaya sa ngayon, ang dami pong naninira, no? Ito pa, panoorin pa natin sinasabi ni Sir July at nagbanggit sila ng pangalan ng tao. Which is, alam ko po, inedit lang yun mga kalingap. Ngayon, nakapost po yan sa ano, nakapost mismo yan sa kanyang, ano, sa kanyang page. Yung ganyan, may screenshot na tayo na nagbigay sa atin. Inedit lang. So, ang ano ko lang mga kalingap ganito, kung sakali mang manonood siya, no, ito paalala lang, ano, OFW din po, partner. Kaso ko lang hindi mo maintindihan, bawara bang galit na galit kay Erica. Matindi. Ang titi ng galit. Hindi, Sir July, alam ko na eh. May opinion ako, Sir July, bakit sila galit na galit kay Erica. Ito, opinion ko po ito at observation din at ayon din ito, feedback din ito ng mga viewers. Kaya pala galit na galit yung grupo na yan kay Erica dahil hindi natupad yung kanilang pangarap na ligawan ni Edo si Rina. Kaya nauwi si July sa ganyan eh. Yun ang opinion ko, Sir July, ha? At ayon din ito sa mga nagbibigay sa akin ng info. Kasi itong grupo na naninira kay Erica ngayon, ito yung grupo na sumusuporta sa panahon nung love team ng Edrin, no? Edo at Rina. Eh di ba, talagang hindi naman po pwede, at si Rina naman talaga bata pa. At wala man din sa tamang pag-iisip. Ito ngayon, dahil nakita nilang si Edo nagliligaw na kay Erica, ngayon gumagawa sila ng hadlang. Kaya yung binabanggit ni Sir July na grupo, ayan, binanggit na ni Sir July, sila daw itong nasa likod ng pagpakalat ng malaswang picture, no? Na parang may inahalikan si Erica sa pisngi, na dinidilaan yung pisngi ni Erica. So, nakita ko na rin po yun. So ito pa po, panoorin natin. Meron pong cyber libel sa ano, sa napupwede pong ikaso sa ganyan. Si Erica po mabait yan. Pero kapag po yan, ano, medyo nainis yan, tapos sinuportahan po yan ng Team Kalingap, baka i-demanda kayo. Mali yung ganun, ano. Pero pagkikita mo sa social media, nilidilaan yung pisngi ni Erica noon. Yung unang picture na nakita ko noon, magkatabi lang naman po yun eh. Hindi ko alam kung kaklase niya, or kapatid niya, or pinsan niya. Basta may lalaking katabi yun eh.
Tapos after ilang panahon, nakita po, dinidilaan na yung ganito niya. So parang, ano, bastos na. Sir July. Oh, Sir July, medyo may kabastusan yung picture talaga. Oo, kasi hindi maganda, no? Hindi maganda tingnan na nakalabas pa yung dila ng lalaki, no? Na umahalik sa pisngi, no? Sa pisngi. Pero pangit tingnan. At paninira, no? Paninira kay Erica talaga. At parang dinidiscourage din si Edo na yung nililigawan mo, ito ang ginagawa, no? Kaya sabi nga ni Sir RP Max, sa kanyang title, kanyang upload, no? Panahon na nga ba na kasuhan ang sobrang paninira kay Erica? Para sa akin, sir, dapat talaga yung makasuhan, kasi kung hindi yan gawa ng kaso, tuloy-tuloy lang yan sila. Kung sino yung taong kinainisan nila, gagawa nila ng kwento. Oo, so hindi maganda. Hindi ano, kung ano na yun, libelous na yun. Oo. Actually, alam na po ni Kalingap Rabian, mga Kalingap, nag-ausap kami kahapon yung tungkol po sa bagay na yan. Ang ano kasi, ang nangyari sa partner, meron tayong kasamang reactor na nag-reaction doon. So siyempre, ma-highlight yun. Siyempre, nasa thumbnail pa. So siyempre, parang kasiraan kay Erica yun. Kaya nga pinag-usapan natin, napalitan yung thumbnail. Kahit na parang pinagtatanggol mo si Erica doon, pero na-highlight doon sa thumbnail na malaswa. Malaswa yung inedit na picture. So ang punto natin dito, mga Kalingap, yung maggumagawa niyan, mag-iingat tayo. Kasi mamaya kayo mabuweltahan yan. May cyber libel po sa atin. Yun na, sa account mo yun, hindi naman fake account yun eh. Yun mismo yung page mo yun eh. Totoo yun. Nandun may caption ka pa doon. Nasasabihin nyo ba ikaw na fake na naman ito? Tapos pinakita mo yung ano ni Erica. Ang kinagulat ko doon, Sir July, Sir RP Max, ang tapang ng babae na mag-post ng ganong picture. At doon siya nag-post sa kanyang legit na account, no? At makita mo doon, pang-aasar lang eh, yung panlalait na para bang sinasabi niya, ayan, no? Yung sikat ninyong Erica, hindi niyo alam ganito ang ginagawa. Kasi edited talaga ang picture eh. Talagang kitang-kita mo na binago ng husto. Ang alam niyo naman ngayon sa pagdating sa mga picture eh, pwede na tayong gawing kung ano-ano na lang, no? Kaya huwag po tayong maniniwala kaagad. Siguro hindi naman siguro gagawin ni Erica talaga 'yun na, 'di ba, na sa harapan ng camera iyan ang gagawin ng katabi mo. So talagang halata, no, na paninira lang, no, kasi si Edo kasi hindi tinuloy yung panliligaw kay Reyna eh. Kung tinuloy sana ni Edo yon, hindi mangyaring ganito. Ang problema ngayon, yung kanilang Princess Reyna, wala naman ang collab team. At bawal ho naman talaga yon, kasi, di ba, hindi pa man magaling. At yun, 16 pa lang. Kaya tama yung sinabi ni Sir RP Max, ni Sir July, na pasok ito sa libel, no? Yung paninirang puri. Yung picture. So, ano yun? Ingat tayo. Yun. Ingat ho tayo. Mag ganun siguro, mga Kalingap. Matotoo man o sa hindi, ano yun? Libelous yung mga... Ang pinagtataka ko, partner, tayo mga viewers tayo, bakit hindi nila tayo mag-relax? Bakit ganun tayo mga manira, mga atake sa ibang sa kapwa, grabe ibang na, community? Grabe nga. Ano bang gusto niya? Ayun ang tanong. Ano bang motibo niya? Iyon na nga, Sir RP Max, ang motibo eh. Binabanggit ko na nga na ang motibo niyang nagpakalat ng picture na yan, sumama ang loob nila kasi nung araw, number one yan silang supporter ni Edo at ni Reyna. Sila nagbuo ng ano eh, ng Idrin community. Eh, hindi nga po pwede. Kaya ngayon, umalis si Edo dyan sa grupo na yan, at si Edo nga na partner dito kay Erica. Madali mo makita ang ano eh, yung kanilang ginagawa na, dahil si Edo nga wala na sa kanila, si Edo na sa kabila na kay Erica na, gumagawa na sila ngayon ng paninira. At ito, yung binanggit ni Sir July kanina, si Baktidol, sa Facebook niya pa, pinost itong picture na nakakahiya or nakakasagwa baga tingnan. Siya mismo, no? Siya mismo nag-post. Yung panlalait niya doon, kumbaga parang dalawa yung kanyang atake dito, ipapahiya si Erica at sasabihin kay Edo, ayan, yung nililigawan mo, hindi mo alam, ganyan ang ginagawa. At tuloy-tuloy pa yung pag-upload niya ng mga picture, no? So, kasiraan talaga. At alam ko ito, umabot na ito kay Kalinga Prab.
Eh, bahala na si Kalinga Prab siguro yung kung anong aksyong gagawin niya. Baka naman mag-file sila ng kaso. Yan Kasi nga ang, hindi ka naman siguro gagawa ng ganon kung wala kang motibo. Mm-mm. Ano ba? Bakit ba galit na galit ka kay Erica? Mm-mm. Bakit ba masyado mo siyang sinisiraan sa mga nainggit ka ba? Yun ang ano doon, anong motibo mo? Nainggit ka ba o meron ka bang galit sa kanya personal? Yun ang tanong doon. Ito para bang abot langit yung galit mo? Ito magaling, hindi po ito ang tinutukoy ho namin, hindi po ito Rochelle fans, ano? Ito yung grupo na unang nagalit kina Kalingap Edo. Kina Kuya Bal Santos Matubang, kina Kalingap Prab. Ito yung laging nagpo-post sa kanyang community na kasiraan po sa Team Kalingap. Baktidor nga. Hindi ho ito Team Rochelle. ang pagkalam po dito, partner, ito yung isa sa magulo din sa community ni Migs. Diba? Galing ito doon. Yung pagkakalam natin eh. Oo, ito yung mga nanggugulo sa community ni Migs. Nung nakapasok sila dito sa ano, parang kaya nagkaroon ng konting gulo sa hindi Kalingap. Hindi naman siya Kalingap talaga, naging basher ng Kalingap. O diba? Basher ng Kalingap ito eh. Ito yun, sir, yung natandaan mo na umalma si Kuya Bal kasi sinabihan niya si Kuya Bal na bigyan daw ng privacy si Rina at huwag i-vlog ng i-vlog. Binagbawalan i-vlog si Kuya Bal at si Rab. Pero sila, pwede silang mag-vlog. Kumbaga, i-vlog nila, i-upload nila sa kanilang mga account sa Facebook. Ito yung nagsabi kay Kuya Bal na binas nito si Kuya Bal at si Rab na pinagkakitaan lang daw si Rina. So ito, isa sa mga nagsabi na tigilan ang pagbablog kay Rina. Akalain mo yun? Wala naman siyang naitulong kay Rina. No? Wala. Ang naitulong nila kay Rina yung pa-birthday. Pero sino ba ang nagpabahay? Sino ba ang nagpagamot? O di ang Team Kalingap? Ngayon, ganun na sila kung manlait. Ganun na sila kung iba sila si Kuya Bal. Yan yung grupo na yan. Hindi yan makakalimutan. Kasi biglang umatak yan at yun nga, umalma si Kuya Bal dyan, no? Sabi nga ni Kuya Bal, sino ka para turuan mo kami? Hindi naman siya Kalingap, oh. So baser siya at ngayon binabanatan ito si ano, si Erica. So sa amin mga Kalingap, ano, paalala lang naman kasi mamaya ganun tayo, post tayo ng post ng kung ano-ano. Tapos mamaya ano kayo, maging ano yung reklamo sa'yo. Dumating ka pa noon, makulong ka. Oh. Doon tayo magsisisi. O baka gusto niya gano'n talaga. Handa siyang gano'n ang gagawin. Huwag tayo kasi masyadong niya, ano. May pamilya siya. Wala ba siyang anak? Mm. Wala ba siyang mga kapatid na umaasa sa kanya? Sa kapatid, ang hindi nila naiisip, yung the more na naninira ka sa kapwa sa social media, ang tingin sa'yo ng tao, lalong bumababa. Lalo kang nasisira. Kaya nga, panawagan nga natin, panawagan namin, pinapaiwasan po namin yung masyadong bangayan po sa social media. Ano po, kaya nga po yung nagko-comment dyan na bakit ikaw ang mga reactors, hindi ikaw binabanatan si Cypro, hindi binabanatan si ganito. Alam niyo po kasi mga Kalingap, mayroong instruction sa amin. Pinapaiwasan po ni Kuya Bal yung masyadong papatulan mo yung mga kaguluhan na yan. Kaya hindi kami nagre-react. Nung kay Kalingap Prab noon, yung kay Kapisot noon, tahimik yun kung tutuusin. Pero nung si Kalingap Prab na nawagan na pwede, ipagtanggol yun naman si Papa. Yung naglabasan po. Naglabasan kami. Nagsabay-sabay kami nag-live noon. Hindi kasi ano eh, order talaga ni Kuya Bal na huwag na kami makidibate sa iba dahil yung iba kasi talaga puro na lang paninira. Kung sagutin mo yun, lalong haba. Kaya sabi ni Kuya Bal, huwag na, hayaan nyo na lang, matatapos din yan. Diba? So, ibig sabihin, sumusunod kami sa ano mga Kalingap sa kung anong makakabuti. Nakalimang oras kami. Instruction na makakabuti. Sinusunod natin yun. Kasi kung may sarili tayong, sabi ni Kuya Bal na huwag nyong patulan, papatulan natin. Ibig sabihin, hindi tayo sumusunod kay Kuya Bal. Nakuha niyo mga Kalingap. Correct. So, wag nating silipin po yung mga reactors na medyo tahimik. Na kahit may bumaba. Ang katwiran kasi ni Kuya Bal, mga Kalingap. Alamin mo natin, sino bang bumabanat sa kanya? Mm. Malaking subscribers ba? Nagpapapansin lang ba? Nagpapapansin lang, Sir July, alam ko. Kasi ang bumabanat kay Kuya Bal, ang subscriber, 13,000 subscriber lang. Siyempre, pag binanatan mo si Kuya Bal, million subscriber, binanatan mo si Kalingap Prab ng subscriber to million, hindi man siya mag-subscribe doon sa bumabanat kay Kuya Bal, kay Kalingap Prab. Kaya lang, susundan siya ng mga Kalingap viewers, panonoodin siya. So, ang mangyari, lalaki ang views niya. Dahil nga, ang nanonood din, gusto rin makimarites yung mga Kalingap community, lumalaki ang views. Kaya ang sabi ni Kuya Bal, wag na. Hayaan na, matitigil niya. Basta wag na pong panoorin, wag nang ishare. Tapos, magsasawa din yan kasi pagdating ng araw, wala rin manonood sa kanya. So, ito lang po mga Kalingap yung ating mixing reaction. Salamat po sa inyo.
kay Sir RP Max, kay Sir July, ayan, pakisuportahan ang kanilang mga tube channel. Ayan, naglalakihan na po yan. Ayan. Road to 500 na po si Sir July Paunil at saka si Sir RP Max. Road to 300K subscribers naman. Ayan. Salamat, Sir RP. Thank you so much sa inyong lahat at sa mga viewers. Maraming maraming salamat. God bless, mga kalingap.